Kilalanin natin ang mga babaeng dumaan sa buhay ni COCO Martin. Hindi may pagkakaila na isa si COCO Martin, sa pinakasikat at in-demand na aktor ngayon, sa Philippine showbiz industry. Siya ay lalo pang nakilala, dahil sa kanyang pagganap bilang si Cardo Dalisay, sa teleseryeng FPJ's Ang Probinsyano. Dahil sa kasikatan, hindi na din nakakapagtaka, na malaki ang kinikita ni COCO mula sa kanyang pag-aartista, bukod pa ang mga talent fee na natatanggap niya bilang endorser ng ilang mga produkto. Isa din siya sa most eligible bachelor, na nalink sa kanyang mga nakatambal sa kanyang mga pelikula. Narito ang mga babae na dumaan, o kasalukuyang nasa buhay ngayon ni COCO Martin. Catherine Luna. Nagkaroon ng kontrobersya si COCO Martin, sa aktres na si Catherine Luna. Nabalitaan na ito daw ay nabuntis niya. Nagkasama sila sa pelikula, na Masahista noong taong 2005, dito din nabalitaan na buntis si Catherine. Inako ni COCO ang bata, at patuloy na inalagaan hanggang magpitong taong gulang ito. Ginusto niyang akuin ang bata, upang siya na daw ang maggabay dito. Taong 2016, umamin siya sa isang exclusive interview, sa The Buzz na hindi siya ang ama ng bata. Nalaman lang niya, nang sabihan niya ang kanyang manager sa kanyang plano sa pagkuha ng legal custody sa bata. Pinayuhan daw siya ng kanyang manager, na ipa-DNA muna ang bata, at dito na nga lumabas na negatibo ang resulta. Gayunpaman, kahit hindi anak ng aktor ang bata, ay nais pa din niyang alagaan ito. Nilinaw din ni COCO, na hindi sila naging magkasintahan ni Catherine, at hindi sila tumira sa iisang bahay. Chris Aquino. Nalink noon si Chris Aquino at COCO Martin, nang ginawa ng aktor ang pelikula na Noy, na ipinalabas noong 2010. Ito ay tungkol sa isang reporter, na sinusundan si President Noynoy Aquino. Lalo itong naging kontrobersyal, nang kumalat ang chismis noong 2012, na nabuntis si Chris, ng Prince of Local Indie Film. Marami ang nagsasabi na si COCO Martin ang tinutukoy na aktor. Erich Gonzalez. Nang matapos ang pelikula na Noy, ay inamin ni COCO Martin, na crush niya noon ang aktres na si Erich Gonzalez, na nakasama din niya sa nasabing pelikula. Nababalita noon, na niligawan ni COCO si Erich, ngunit hindi naging sila. Ayon sa aktres, noong oras na iyon, ay alam daw ni COCO, na gusto lang daw niyang magtrabaho talaga, at ayaw niya munang pumasok sa isang relasyon. Ayon kay Erich, ay hindi daw siya niligawan ni COCO, dahil agad nirespeto ng aktor ang sinabi niya. Ayon naman kay COCO, ay hindi naman daw siya nabasted, at noong ngang nararamdaman na niya na medyo tagilid, umiwas na daw si COCO sa aktres. Mercedes Cabral. Nagkasama si COCO Martin at Mercedes Cabral, sa isa sa pinakaunang proyekto ni COCO Martin sa industriya ng showbiz. Ito ay isang indie film, na pinamagatang Service. Nilinaw naman ni Mercedes, na wala silang relasyon ni COCO. Sabi ng aktres, ay sobrang tagal na daw ng tanong na iyon, at ilang beses na rin daw sinagot ng aktres na wala silang relasyon ni COCO. Wala daw silang naging relasyon ni COCO Martin, pero isa daw ang aktor sa malapit na kaibigan nito, at isa daw si COCO sa unang naging kaibigan ng aktres sa industriya ng showbiz. Angeline Quinto. Inamin ni Angeline Quinto, sa isang panayam sa Tonight with Boy Abunda, noong 2017, na na-inlove siya kay COCO. Matagal na silang nalink noong nagsimula silang magtrabaho sa kanilang pelikula tong 2012 na pinamagatan na Born to Love You. Sa nasabing pelikula, sila ay nagkaroon ng kissing scene, kung saan inamin ni Angeline, na first kiss niya iyon, on at off screen. Matagal na namang inamin ng actress-singer, na crush niya ang aktor na si COCO Martin. Maha Salvador. Hindi mapigilang umiyak ni Maha Salvador, nang sagutin niya ang mga tanong sa kanya tungkol sa isyo ng away ni COCO Martin, at Mateo Gidicelli. Ayon sa kanya, siya daw ang dahilan ng pag-aaway ng dalawa sa Star Magic Ball sa Manila Peninsula. Ayon sa mga balita, matagal nang nagseselos si Mateo kay COCO, na co-star ni Maha sa teleserye nila noong 2011. Na-trigger lang umano ito ng batiin ni COCO si Maha sa pamamagitan ng paghalik. Ngunit, nilinaw naman ni Maha, na hindi ito ang dahilan. Pagkatapos ng nangyari, ay naglabas ng statement ang manager ng tatlo, at okay na daw ang dalawa, at pareho nang nanghingi ng paumanhin sa isa't isa dahil sa nangyari. Taong 2016, nagkasama muli sina COCO Martin at Maha Salvador. Pero nilinaw ni COCO, na hindi niya nililigawan si Maha, at focus siya sa pagtatrabaho.
Noong panahong iyon, inamin din ng aktor na mayroon siyang special someone na nagpapa-inspire sa kanya. Ngunit hindi niya inamin kung sino. Julia Montes. Unang nagkatambal si Julia Montes at Coco Martin sa kanilang teleserye noong 2012 na Walang Hanggan. Si Julia ay 17 years old pa lamang noong panahon na iyon. Ang nasabing teleserye ay tumagal ng 10 buwan na naging daan para magkasama ulit sila sa pelikula na A Moment in Time. Inamin ni Julia na sa pelikula na ito ay nagkaroon sila ng kissing scene na first kiss daw ng actress on and off screen. Nagkasama muli ang dalawa sa iba pang proyekto tulad ng Ikaw Lamang at Once Upon a Time series na Yamashita's Treasure. Sa kanilang huling proyekto, ay nagsimula ang mga balita na nagde-date umano sina Julia at Coco, ngunit ito ay walang kumpirmasyon at gumawa pa sila ng kani-kanyang proyekto. Noong December 2017, ay lumabas ang balita na buntis daw si Julia, kaya lumipad ito papuntang Germany. Yasi Pressman. Nababalita noon na may love triangle umano kina Yasi Pressman, Coco Martin, at Julia Montes. Na-link si Yasi kay Coco dahil siya ang leading lady ng aktor sa palabas na FPJ's Ang Probinsyano. Sa nasabing teleserye, tuwang-tuwa ang mga tao sa tambalan nilang dalawa. Ano sa tingin nyo? Mag-iwan lang ng comment at i-like mo na rin itong video at syempre, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para sa marami pang showbiz chismis na paparating. Maraming salamat!